Yan, magandang araw mga kabugis, mga plantitos, plantitas. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube channel. Yan po. Yung video ang gagawin po natin ngayon ay yung mga dahilan kung bakit hindi tumutuloy o bakit hindi nabubuhay ang inyong mga grafted. Ito po yung mga hindi nyo na dapat gawin at yung mga dapat nyo pong gawin para sa ganun ay tumuloy. Unang-una po, yung mga rootstock natin, kailangan natin i-check kung maganda o healthy ba sila. Kagaya po nito, nagkuha ko ng dalawang rootstock dito na isang healthy at saka isang hindi. May sakit yung isa. Ito. Hindi po maganda yung ano nito. Ayan. Kung makikita nyo po, may kulay orange na siya. Ito po yung rootstock na hindi nyo na dapat i-graft kasi hindi rin po tutuloy yung igagraft nyo dito. So, sayang lang yung pagod po ninyo. Ayan. Ito naman po yung isa na maganda, yung healthy nating rootstock. Ito yung dapat ninyong igraft. Ayan po. Mapapansin nyo, kahit sa labas, ayan, yung mga balat nyo dito ay good. Saka din dito, pinutol ko na para makita natin kung maganda ba o hindi. Ayan mga kabugis, pag bumibili kayo ng rootstock at gusto nyo mag-graft, ayan, tuyo po yung ibabaw nyan pag matagal ng kinat, pero ang gagawin nyo po dyan, puputulin nyo para makita nyo kung healthy o hindi. Ayan po yung pinagkaiba po nila. Pagka ganito yung nabili nyo o rootstock nyo, huwag nyo nang ituloy na i-graft kasi hindi po mabubuhay yan. Ito naman po yung maganda. Ayan. Pangalawa po yung pagka-graft natin. Ayan. Papakita ko po yan sa inyo ng maayos. Ito po, di ba may mga video po ako na pwede naman pong gamitin ka ako yung mga ganito, yung usbong po. Huwag po kayong mag-graft ng usbong dito sa rootstock natin. Kasi hindi po advisable. Ito ah, hindi ko sinasabing hindi. Maganda pong i-graft yung ganito. Pero inuwag lang po dito sa rootstock na ganito. Kasi may mga advisable na pwede paglagyan nito. So ang gagamitin natin dito mga kabugis ay ito. Yung medyo magulang na sanga. Ayan po kung mapapansin nyo. Brown na siya. Ayan. Ito po yung magandang gamitin dito sa mga ganitong rootstock. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano yung tamang paglalagay. Kasi marami pong naglalagay ng ganito pero mali. Ayan, pagka po may mga dahon na ganito na maliliit, huwag nyo na po yung alisin. Yung malalaki lang po yung aalisin natin. Ayan po. Gagawa po tayo ngayon, ma'am. Kakat natin to. Pero wait lang, lilinisin pala muna natin yung gilid. Para makita natin kung saan pwede ikat. Ayan mga kabugis, yan. Linisin ko lang yung ganito, nilinis ko lang. Ayan. Ngayon, pipiliin natin yung pinakamagandang parte talaga kung saan natin siya ikakat. Bali, apat na kulay yung ilalagay natin. Ayan. May mga video na ako na ganito noon pero hindi masyadong na-explain ng maayos. Gumawa ako ng panibagong video. Ayan, pwede pong apat. Ang ilalagay natin, pwede yung anim. Thank you.
Yung cut nyo dapat mga kabugis ay pantay yan. Manipis yung pinakadulo. Tapos pakapal. Kailangan matalim yung kutsilyo. Ayan po. Tapos ang paglalagay po dito. Sensya kayo sa background natin. Maingay. Nasa gilid po tayo ng highway. Ayan po. Mapapansin niya magkadikit yung balat. Ayan. Siya nga pala mga kabugis, pwede niyong gamitan to ng aloe vera para mas mabilis siya. Ito naman ay papakita ko lang sa inyo yung tamang pag-grab talaga ng mga ugat o yung rootstock. Ayan po. Kumbaga yung kabila naman nandito sa gilid na to, yung kabila naman ito naman dito naman sa kabila. Ayan po. So parehas na sa gilid. Ganun po yung tamang pagkakalagay mga kabugis. Para sa ganun ay maganda ang tubo. At 100%. 100% buhay. Tapos yung paggugupit po dito, yung dahon lang pong malalaki yung aalisin ninyo. Kasi meron yung iba nagugupit. Lalo na yung pag bumibili kayo ng mga cuttings na ganito, may mga mali sa gupit nila kaya hindi nabubuhay yung graft natin. Kailangan nyo pong iwanan yung mga yon, yung pinaka talbos na maliliit. Yan po. Huwag nyo pong idamay sa cut sa paggugupit kasi doon po mag-uusbong yan. Kasi may binilhan po ako sa online na mga cuttings. Dating po dito sa amin, yung gupit, yung pagkakagupit, natanggal yung mga nodes dun sa ano, dulo. Kaya nung pagkakagrap mo, wala na, hindi na tumutuloy. Mamatay na. Ayan mga kabugis, mas maganda kung ganito yung makuha nyong sayon. Ito po, may mga bago na siyang ano. Pero meron akong mga technique kung paano gumawa ng, ay paano ang gagawin bago ka mag-wrap yung sa sayon, kung anong dapat gawin. Meron akong mga technique doon. Ayan. Sa susunod, ipapakita ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyo kung paano. Ano ang gagawin bago i-wrap. Ayan po, ito po. Sa 10 kong ilalagay, minsan isa lang yung namamatay o ikaw dalawa. Ayun mga kabugis, yung tinika, alisin nyo po palagi kasi pag binalot nyo po ito ng plastic, mabubutas yung plastic. Ayan mga kabugis, 4 gilid. Nasa gilid lahat. Uy, natanggal yung isa. And then, yung pagtatali po. Ayan. Ayan po. Ang importante po sa pagtatali, medyo patak po siya. Tapos nakasilb yung lahat ng gilid. Ayan nga, makikita niyo po yan. Dahan-dahan po sa una. Ayan.
then ito po yung gagamitin nyo siyang pangbuhol. Ayan, yan, parang ibubuhol nyo na siya, higpit na po. Ayan. Huwag nyo pong ilalagay yung sayon sa mismong gitna kasi kadalasan po dyan namamatay. Yan po yung mga dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtutuloy na bubuhay yung kirinagrap ninyo. Kalaunan po kasi yan mga kabugis pag nasa gitna yan, sa una nagkakadahon yan. Tapos unti-unti rin po siyang namamatay kasi yung balat nila hindi naman po nagkadikit. Kumbaga nabuhay lang siya ng ilang buwan o linggo, then tutuluyan din. Ayan po. Ayan, maano po yan, yung hindi gumagalaw. Ayan. Mahigpit yung pagkakalagay po niyan. Then, syempre, ito po yung babalutan po natin to ng plastic. Yung kasya. Ayan, mga kabugis, dahil hindi kasya yung plastic ng yellow, ito yung gagamitin natin, mas malaki ng konti. Yung ginagamit natin sa pang ICU. Ayan. Kasyang-kasya po siya. Hindi kasya yung plastic ng yellow. Ayan. Ito na mga kabugis yung ginawa natin, and sana successful 100% para maganda. Pero sa tingin ko po, at sana hindi 100%. Kasi sinunod naman natin lahat yung tamang paraan. Ayan. Healthy yung stem na, ay, yung rootstock na ginamit natin, yung mga sayon natin maganda. Ayan po. Ayan mga kabugis, sana may natutunan kayo o nagkaroon kayo ng idea o nagustuhan nyo tong video na to, paki-subscribe naman o paki-like ng ating channel. Ayan, at maraming salamat po sa inyo lahat.